sanctuary roon. Isang barko kasi ang sumadsad sa lugar kamakailan. Pinangangambahan din ng posibleng oil spill. Mula sa Rangani, may news to go si Steve Dainisan live. Steve? Hawi, andito tayo ngayon ano, sa pantalan itong bayan ng Kiamba dito sa Sarangani Province. At dito sa aking likuran ano, ay matatanaw natin itong MV Double Prosperity. Mga 7 kilometro hawi yung layo nito mula rito sa shoreline. At 4 na araw na nga itong nakasadsa dito sa karagatang bahagi o sa sakop ng bayan ng Kiamba. Nito para o Linggo ng umaga ito na mataan dito hawi. At sinasabi na posible makaapekto ito dun sa 5 hectares na marine sanctuary o yung mga coral reefs dito sa bayan ng Kiamba. Alam mo naman hawi, syempre dito sa kanilang bayan ay syempre ang pinakaiingatan nila ay yung kanilang kabuhayan na pangisda. Kagaya ng inyong nakikita ngayon, syempre marami dyan sa mga maliliit na bangka yung umaasa sa pangisda. At yung marine sanctuary na yon, syempre doon nabubuhay yung mga maliliit na isda. Doon sa, kumbaga, 5 taon ng araw inaalagaan ito ng pamalaang lungsod. Dito nga ang Linggo pa nga hawi, alas 10 ng umaga na mataang sumadsad yung barko. At meron itong 21 tripulante na paong mga Pilipino. Tumabi lamang daw sila hawi para makasagap ng signal at makakontakt doon sa kanilang mga kaanak. Ito naman na naninirahan sa Davao City at sa Gensan. Galing pa raw hawi ng Australia, ito nga naturang barko at maghahatid sana ng mga kargamentong uling patungong India nung sumadsad sa karagatan. Ngayong araw hawi ay sisimula na yung dive operation sa paligid ng barko para malaman kung gaano kalaki yung pinsalang idinulot ng pagsadsad ng barko sa 5 hectares niya na marine sanctuary sa karagatan. Inaasahan hawi na darating din ngayong araw yung tugboat naman mula sa Malaysia para magsagawa naman ng salvage operation. At sa puntong ito hawi ay makakasama naman natin ang mayor, ang punong bayan nitong Kiamba, walang iba kundi si Mayor Danny Martinez. Good morning po sir, live po tayo sa News to Go. Good morning. Sir, initially ano na pong assessment natin dito sa damage ng pagkakasadsad nitong MV Double Prosperity? Yesterday nag-request kami ng divers. Then pinadalang kami ng mga divers ng Coast Guard to evaluate immediately kung mayroong oil spill. But accordingly, pagbaba nila, tinanong ko, negative naman ang oil spill. But to the extent of the damages on our coral reefs, I requested again to the governor of the province, the Honorable Miguel Dominguez, na magpadala ng sarili naming divers sa province with a video cam para ma-video natin sa ilalim. Malaban talaga natin kung ano yung sira doon sa coral reef. Usually, nagkaroon na kayo ng pag-uusap doon sa halimbawa kapitan o doon sa mga tripulante ng barko. Ano raw po yung sinasabi nilang dahilan kung bakit sila sumadsad? Well, initially, I sent my chief of police. Then, sinabi nila na hindi daw nila alam na mayroong ano dyan, na coral reef or whatever. Eh, sabi ko naman, parang imposible ata yun na wala silang radar. So, then sinabi nila, sabi nga nila off the record, sabi nila sa chief of police ko na nagpatabi sila para makontak nila yung mga pamilya nila. Incidentally, that was the time na may laban si Manny. Ako nga, baka nanonood sila, naging busy sila or whatever. Pero sir, ito nung inyong makita, no, kahapon meron kayong initial dive operations. Wala daw ubang nakita na butas yung sa ilalim ng barko? According sa mga divers natin sa Coast Guard, wala namang butas na magkakaroon ng oil spill. Kaya nga, nagpaulit ako magpa-dive through my request to the governor of the province. Kaya nandiyan ngayon ang mga divers. Pero ito, Mayor, no, siyempre yung kinabubuhay ng mga constituents yung dito, eh, pang-dita, paano ito makaka-apekto kung sakasakali sa kanila? Para sa akin, malaki masyadong epekto. Yan, alam mo, parang binulgos yung aming corals eh. Kasi kalahati ng katawan ng barko, sumakay talaga sa coral. So alam naman natin na 20 years bago makarecover yung coral. So siguro, hindi naman masyado maapektuhan yung isda dahil 5 hectares naman yan. Pero paano yung corals namin? Steve, pwede magtanong kay Mayor? Pero dun sa pag-uusap yung po, Mayor, dun sa opisyal, maybe yung sa kapitan ng barko, ay nabanggit ko ba sa kanila sa nabanggit ko ba nila sa inyo yung kanilang posible maging
panalagutan o meron na po ba nila yung responsibilidad sa pagtulong sa pagrehabilitate? On their part, inaamin naman nila na nagkaroon sila ng negligence. Then willing naman daw sila na sagutin lahat kung ano yung mga damages. That is why the governor is now preparing na after the assessment, na mayroon kaming abogado to second the matter. Steve, pwede matanong? Maraming salamat po, Mayor Martinez, ang punong bayan na Kiyamba dito sa Sarangani Province. At ano bang sandali nga ngayon, Howie, ay papalawad din ito si Mayor Dominguez, Mayor Martinez, para personal nga na i-supervise yung sinasagawa na dive operations doon pa rin sa nakasadsad na MV Noble Prosperity. Yan muna ang latest live pa rin mula rito sa Kiyamba sa Sarangani Province. Steve Dayusan, GMA News.